Nagising ang diwa ko mula sa pagkakatulog nang maramdaman ko ang bagay na yumakap sa akin. Kaya bahagya din akong gumanti at niyakap din to. Dinantay ko pa ang isang paa ko para mas mayakap ito. Hindi ko alam kung sino ba ang katabi ko. Baka unan lang ito na nagawi sa kama ko. Malambot din kasi at medyo may kaliitan ang kayakap ko. Ay! May nawakan pa akong parang isang matigas na bagay na parang pabilog o baka design lang ng unan ko. Ouch! Daing ko kaya't napakunot ang noo ko habang hindi pa rin iminumulat ang mata ko. Bakit pang lambot ng unan to? Nakakunot na ang tanong ko habang hinurot-kurot ang malambot na bagay na nahawakan ko. Hindi naman ako bumili ng unan ko na medyo smooth at malambot. Parang bago to ah. Ouch! Stop that! It hurts! Diin na sabi ng kayakap ko. Nagsasalita ka na ngayon, Pelo? Natatawang ani ko habang nanatiling nakapikit pa rin. Actually, I'm sleepy pa rin at medyo masakit ang ulo ko kaya tinatamad akong bumangon. I said stop that! Masakit na! Sigaw ng kayakap kong unan. Sumisigaw na rin pala yung una. Wow! Ibang klase ang abili ko ha. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagkurot at paglamas ng bagay na malambot kong nahahawakan. Ouch! Umiiyak nang sabi sa akin ang katabi ko. Kaya agaran ako napamulat at ganoon na lamang ang paglaki ng mata ko na makitang umiiyak si Agatha habang nakatingin sa akin. Napakunot ang noo ko nang lalo itong umiyak kaya't dahan-dahan ko ibinaba ang tingin ko dahil baka may masakit sa kanya kaya umiiyak ito. Bakit kasi nadaganan ko kanina at ngayon ko lang napagtantong wala ako sa bahay ko kundi nandito sa mansyon ni na Brian. Pero ganoon na lang ang pagtakbo ko palayo sa kama na makitang hawak kong isang dibdib nito. Kaya pala malambot ang nahawakan ko kanina dahil dibdib pala niya yun. And I feel sorry dahil lalo ko pa yung kinurot at alam kong masakit iyon. I'm sorry baby but not sorry dahil ang lambot pa rin ng corona. Ngayon ko lang nalaman. Di ba dapat matigas yun? But for Agatha, malambot at masarap hawakan. Nakaupo ako mula sa swivel chair ko nang habang abala sa pagpapirma ng dokumento. I'm very busy right now dahil bagsakan ng panibagong materials sa para sa pagpapatayo ng bagong building ng airline sa Zambales. And as the CEO, I need to cooperate and focus sa lahat ng bagay. Dalawang araw na pala mula na maganap ang magandang nangyari sa amin ni Agatha. Nakakatawa man kapag naaalala ko kung paano ko nahawakan ng malambot niyang dibdib at medyo matigas niyang corona na siyang lalong nagpapatigas sa aking kaibigan sa ibaba. Ewan ko ba? Magmula nang mahawakan kong dibdib niya, hindi na to nawala sa isip ko. Minsan nga, darating pa sa point na napapanaginipan ko na to. Ang paglamas at pagkurot ko sa dibdib niya, tila isang favorite scene na gustong gusto kong nangyayari at ginagawa. Ibang klase din kasi ang dibdib niya. Kahit medyo may kariitan, masarap pa rin hawakan dahil malambot kapag dumadampo sa aking mainit na palad. Napailing-iling na lamang ako. Ayan na naman tayo. Hindi na naman nawala-wala sa isip ko yon. Para kong asong ulol na ulol habang iniisip ang bagay na yon. Napatingin ako sa pinto ng office. When Mateo entered, ano na naman ba ang kailangan nito? What are you doing here, Loxine? You're disturbing me. Inis kong sabi. Di naman talaga ako may inis kung niya sinira ang pag-day gym ko. Hindi pa ako tuloy nakakapasok. You're disturbing ka agad? Iling pa nito ang sabi. Kunot ko naman itong tinignan. So, what are you doing here again, Mateo? Make sure nang sasabihin mo'y good news kung ano man yan. Diin kong sabi. Pangatlong beses na kasi itong pumunta dito sa office ko. Pero wala namang ginawa kundi ang humiga at istorbohin ako. Wala ba tong trabaho at akong pinaperwisyo? Actually, is bad. Seryoso nitong sabi. Kaya napahirot naman ako sa aking noo dahil biglang sumakit ang ulo ko. Kanina I feel happy because I'm imagining Agatha. But now I feel stressed because of that bad news na sasabihin ni Mateo sa akin. Go on, tell me Mateo. Inis kong sabi bago ko ito nang pansin kay Mateo na seryoso nakatingin sa akin. Bahagya pa itong bumuntong hininga. Can you please give me food first? I'm hungry na kasi before I tell you the bad news. Nakanguso nitong sabi sa akin. Lalo ko napahilot sa akin noo. Naiinis na ako dahil sa paligoy-ligoy nito. Sinasayang ng mokong na ito ang mahalaga kong oras na para sana sa trabaho ko. Sabihin mo na, huwag mo na akong pinaghihintay. Ang yaman-yaman mo, Mateo. Pati pagkain, iaasa mo pa sa akin. You moron! Inis ko pang sigaw. Napakamot naman ito sa kanyang batok bago kami na ngumiti sa akin. Kaya ako na parito because of Choi.
Nasa headline siya ng dyaryo dahil sa pag-make love sa highway. Natatawa nitong sabi. Napalaki naman ang mata ko. Anong sinabi niya? Nakipag-make love si Choi sa mismong highway, as in highway? Sinong matinong lalaki ang gagawa ng ganon? Masyadong gago. Hindi nag-iisip. Kaya pala nawala siya ng gabing iyon dahil may ginawa na naman. Ano ba ang gagawin ko kay Choi? Lalo niya lang pinapahamak ang sarili niya. Tinalagang bilyonaryo. Baluktot naman ang isip. Pwede naman kasing mag-hotel na lang sila dahil kanya-kanya naman niya yon. Hindi pa naman siya ata naghihirap, hindi ba? Mala na talaga ang tama nito. Lalo na siya pinapasakit ang ulo ko. Call that bastard. Inis kong sigaw kay Mateo na siyang hinilaki ng mata nito. I know, nagulat siya sa sigaw ko. Dali-dali naman itong kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Dude, pumunta ka na dito. Galit na si Drake. Anito sa kabilang linya. Dalian mong pumunta dito. Babarilin ko na yung balaktot mong ulo. Binalaan na kita kagabi, Choi. Naiinis ko pang sigaw dito. Mateo, bakit mo sinabi sa kanya? Sigaw nito kay Mateo. Gago ka ba? Marilaman din naman niya eh. Kapag nabasa niya na dyaryo, inunahan na nga lang kita. At saka pasalamat ka nga't dahil ako nagsabi sa kanya. Sino ba naman kasi ang matinong lalaki na makikipag-make love sa gitna ng daan at worse pa sa highway? Panigurado, maraming sasakyan na naman na dadaan. Hindi ka kasi naiisip eh. Pwede naman kasing sagupat na lang. Mahabang sabi ni Mateo dito. Mateo, lagot ka sa akin mamaya. Sumbongero? Sigaw nito bago papatayin ang tawag. Napahilot na lamang ako ng noo dahil sa inis. Nakahalong kipip ako habang nakatingin ng masama kay Choi. Nakatayo kasi ako sa harap niya. Habang ito naman, nakaupo sa sofa kasama si Mateo na tumatawa ng mahina. Care to explain, Choi? Madaing tanong ko dito. Hindi to nagsasalita. Nanatili pa rin to na kayo ko sa akin. Choi Maseda. Madaing tawag ko sa kanyang buong pangalan. Alam na nito ang gagawin kapag buong pangalan na niyang tinatawag ko. Alam na niyang galit ako. I'm sorry. I am drunk that night, kaya nagawa akong bagay na yon. Pinutol ko na ang sasabihin pa nito. Yes, you're drunk, Choi, pero hindi tama ang ginawa mo. Really, ha? Nakipag-make love sa gitna ng daan and worse sa highway pa? Nasaan ang utak mo, Maseda? Galit kong tanong dito. Hindi nagsasalita si Choi, pero ang katabi nitong si Mateo tumatawa pa na parang nasisihan pa na pinapagalitan ko si Choi. Agad ko naman itong tinignan ng masama na dapat kay Choi mababaling. Mabilis naman itong tumigil at sumenyas na isipar ang kanyang bunganga. Stop laughing! Mateo, dahil walang nakakatawa. Inis ko pang sigaw dito. I'm sorry. Nasinglang talaga ako, kuya, kaya nagawa ko yun. Hindi ko naman sinasadya eh. Nakayuko pa nitong sabi. Napabuga naman ako ng hangin. Kaya ganito ako magalit kay Choi dahil he's my cousin and my brother and my partner in crime. My dad and her mother are siblings, that's why Choi is my cousin. Namatay ang mga magulang niya dahil sa isang car accident na naganap sa Zambales. Hindi naman namin yun inaasahan dahil masaya pa nga itong nagpaalam sa amin. Nadadala sila sa isang meeting ng isang investor, pero hindi namin alam na yun na pala ang huling makakausap at makikita ang mga magulang niya. Bago nangyari ang bagay na iyon, naidala pa namin si tita sa ospital, but dead on arrival na ang mga ito dahil sa rami ng dugong nawala sa kanila. Malala din ang tama sa katawan nila. Nalala na si tita na may saksak sa kanyang dibdib at sa salamin ng kotse. Pero bago nawala ng buhay ang mama ni Choi, binili nito sa akin si Choi. Kaya naging parang kuya niya na ako dahil mas matanda ako sa kanya ng 2 years. Iisa lang din naman ang anak nila, mommy at daddy. Kaya, parang naging kapatid ko na ito na nagustuhan naman nila, mommy. Kahit hindi nila pinakikialaman kung anong meron si Choi, dahil parang pinupush pa nila ito sa gusto nitong gawin. He is very spoiling to my parents, that why Choi is a very hard-headed man. Kung anong gustong gawin, gagawin niya. But for me, as his kuya, pinipigilan ko siya sa gusto niyang gawin na alam kong mali sa paningin ko at sa iba. Hindi naman niya ako pinipigilan at hindi naman to nagagalit sa akin. Dahil kahit nga isang salita, ay sometimes ay sumusunod ito. Hays, wala naman ako magagawa dahil nangyari na.
But please, Joy, wala na sanang makakaalam na ikaw ang laman ng news sa TV at sa dyaryo. Sabi ko dito habang napapahilot sa akin noo. Wala pa akong asawa. I'm 31, pero parang tatanda na ako dahil kay Joy. He is already 29, pero parang bata pa rin mag-isip at baluktot ang utak. Napapailing-iling na lamang ako. Sure, kuya? Nakangiti nitong sabi. Napatingin ako kay Mateo na nantili pa rin tahimik. Choi, how about the girl, ha? Huh? Ayaw na ayaw ko may manalamang na buntis mo yung Choi, ha? At kung hindi, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil agaran itong tinapos. Don't worry, kuya. I'm using condoms bago ako makipagtalik. And I'm safe naman eh, just like you. Natatawa pa nitong sabi. Napailing-iling na lamang ako bago ngumisi. Go now. Clear your mess, Choi. Isama mo na rin si Mateo. Istorbo niya sa akin. Agaran naman itong tumango. Narinig ko pa nga ang argumento ni Mateo pero hindi ko na to tinapunan pa ng tingin. Agad ako naglakad at tumupo sa aking civil chair para ituloy ang aking naudot na pipirmahan. Pero agad nga din akong napatigil na maalala si Agatha. Kamusta na kaya siya? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kumain na kaya siya? I miss her. I miss my baby. Napailing na lang ako bago ituloy ang ginagawang pagpirma. Agatha's POV. Nakahiga ako sa aking kama. Tinatamad pa kasi akong bumangon dahil late ako matulog kagabi. Agad kong ipinikit ang aking mga mata. Nang si Mr. Drake Velez na nakita ko, palagi ko na lang siya naiisip pang wala na maganap ang birthday party ni Kuya Brian. Hindi na ito mawala-wala sa isip ko kahit saan ako tumingin. Mukha nito ang nakikita ko. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa akin? Dahil sa tuwing naiisip ko siya ay kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Minsan nga naiisip ko na may sakit na ako sa puso. Pero malabo naman yun dahil I always kaming binibisita ng doktor nila Bobby para ma-check ang health namin. Lalo na si Daddy na may sakit pa sa puso. Kailangan always itong i-monitor dahil palagi na itong ina-atake dahil kay ate. Kapag kasi nalalaman ni Daddy na nasa TV si ate, kapag nakasoto ng konting tele nagagalit si Daddy, kaya ayun, ina-atake sa puso. He hate kasi na ganun kami magsuot dahil alam niyang maraming bastos dito sa mundo. But for ate, okay lang yun sa kanya dahil nga model siya. Kung ano ipasuot sa kanya, susuotin niya. Actually, pwede naman kami magsuot ng kulang sa tela pero sa loob nga lang ng bahay. Agad ako napatingin sa may pinto na makarinig ako ng katok. Senyorita, gising na po ba kayo? Baba na raw kayo dahil kakain na po. Magalang pang sabi ng katulong namin. We have 3 maids here and 6 bodyguard and 3 driver. Ya, susunod na lamang ako. Sigaw ko rito bago dahan-dahan bumangon sa aking kama. Sige po, senyorita. Paalam pa dito. Narinig ko pa ang yabag nito papaalis. Inayos ko muna ang kama ko dahil nahiya ko ipaayos ang higaan ko sa iba. Baka kasi sabihin nila burara ako eh. Mayaman na nga wala pang alam sa paglilinis. Actually, marami akong alam sa gawaing bahay dahil tinuruan ako ni mommy. Tala ko pa nga si ate eh. Hindi marunong ang mga gawaing bahay. Puro paganda lang yun at maarte. Nang matapos ako ay agad akong dumiretso sa aking banyo upang maghilamos at magsipilyo. Agad din naman akong natapos. Nagpalit muna ako ng damit bago bumaba at diretso sa kusina na kung saan kompleto na sila nakaupo at ako na lang hinihintay. Oh, iha, are you here? Come on, sit beside your ate. Nakangiting sabi ni mommy. Agad ako napatango bago tumabi kay ate. I greet them good morning and my smile plaster on my face. Good morning din sis. Nakangiting sabi ni ate sa akin. Tumango naman ako. Good morning din princess. Come on, eat na tayo. Sabi naman ni daddy kaya ngumiti ako dito. Tumingin din ako sa gawin ni mommy nakangiti habang nakatingin sa akin kaya gumanti din ako ng ngiti sa kanya. Agad din kami nagsimulang kumain. Walang anuman ang nagsalita sa amin. Tunog lang na mamahaling kubiertos ang maririnig. Mom and dad? Pagsira ni ate sa katahimikan. Siguro napansin na nito ang sobrang tahimik na paligid. Yes anak, ani mommy pero patuloy pa rin to sa paghihiwa ng beef sa kanyang plato. And dad is ganun din. Pupunta ako sa house ni Brian ngayon mom and dad. Isasama ko si Agatha. Ani ate kaya napatingin ako sa kanya. Di na ako nagulat pa dahil sa sinabi niya. Dahil parang gusto ko na rin namang sumama. Dahil may gusto ko makita. Ngumiti ako ng malapad dahil doon. Okay, basta wag kang uuwi ng late to na. Lalo na't kasama pa yung kapatid mo. Sabi ni dad. Ngumiti lang si ate bago tumango.
Yes, Dad, don't worry. Hindi ko pababayaan si Agatha. Nakangiting ani Ate Donna kay Mommy at Daddy na agad naman nilang kinatango. Matapos nga ang bagay na yon, agad din kaming kumain hanggang sa matapos kami. Agad din akong dumiretso sa aking kwarto para maligo. Sabi kasi ni Ate ngayon na kami pupunta eh, kaya pinaligo na niya ako. Natapos ako sa pagligo, agad ako naghanap ng dress sa closet ko na pa pwede kong isuot, and I chose dress na black na may design na lasa sa likod. Medyo maikli to na hanggang sa gitnang hita ko lang, pero magsusuot naman ako ng cycling, kaya alam ko, hindi ako masisilipan. Pinaresan ko ito ng stiletto and I'm trying to apply makeup, hindi naman makapal. Hindi kasi ako nagme-makeup ngayon lang dahil gusto ko maganda ako kapag makikita niya. Agad akong dumiretso sa malaking salamin ng kwarto ko. Napangiti ako ng malapad na makita ang itsura ko. I'm almost perfect ng ayos ko pero hindi ko maiwasang hilahin pababa ang suot kong dress dahil tumataas to kapag tinataas kong kamay ko. Matapos ang pag-ais ko sa aking sarili, agad din akong lumaba sa aking kwarto. Pababa na ako sa hagdan nang makita ko si Ate Donna na nakaupo sa sofa. Malamang sa malamang, inihintay ako nito. Masyado na bang matagal mag-ayos sa aking sarili? Napansin ko pang pag-irap ito sa akin, kaya bahagya ako napatawa. You know, sis, you're so very tagal. God! Diin itong sabi. Napailing-iling na lamang ako. Sabay kaming lumabas ng bahay. Nakikita ko pa sila Mommy at Daddy nakatanaw sa amin. Pansin ko nga rin ang pagdiin ng panga ni Daddy. I know, nagalit siya dahil sa suot namin ni Ate. Si Ate Donna mas malalaki sa suot ko eh. Dress din naman ang sa kanya. Pero walang tela sa likod. Maikli din at may slide sa gilid ng kanyang hita. Grabe kasi siya, modelo eh. Napailing-iling ako bago bahagyang kumaway kila Mommy at Daddy. Umalis na rin kami ni Ate. Sana nandoon siya para naman makita ko siya. Agad ako napatingin kay Ate Donna nang huminto ito sa kanilang bar na Makati. Isa itong pribado at kilala sa buong mundo. Hindi rin makilala ko sino may-ari ng bar na to dahil masyadong lihim. Nagtataka pa akong tumingin kay Ate na agad ng boba mula sa kotse. Siya kasi ay nagdo-drive. Meron kaming driver pero pinakausapan niya na siya na lamang. Agad naman akong bumaba at sumunod na sa kanya. Ate, anong gagawin natin dito? Takang tanong ko sa aking kapatid. Brian is here, Agatha. At saka, dito talaga tayo pupunta, not in his house. Sabi nito sa akin, kaya napatango naman ako. Di na ako nagtanong bagko sumunod na lamang ako sa kanya. Papasok. Nasa bungad pa lang kami ng bar. Usok ng sigarilyo na agad ang bumungad sa aking ilong. Pati alak at amoy ng mga taong malayo nagsasayaw sa hindi kalayuan. Hindi ko maiwasang inlibot ang tingin ko sa paligid, pero agad din naman akong napayoko na hindi ko sinasadyang mapatingin sa mga babae at lalaki na kurang na nga lamang igagawa ng milagro. Agatha, darian mong maglakad. Nasa VIP room daw sila, sigaw ni Agatha. Hindi ko na kasi masyado naririnig pa ang sasabihin niya kapag bulong lamang yon dahil sa lakas ng music, kaya dapat lang naisigaw ito upang marinig. Agad naman ako natango bago sumabay sa kanyang paglalakad. Nahihiya pa nga akong umangat ng tingin dahil sa dami ng taong nakatingin sa amin ni Ate. Nahihiya ako kapag ganun. I hate attention. Dahil pakiramdam ko, kapag nasa akin ang atensyon, naiilang ako. Nahirapan na akong kumilos at gawin ang gusto ko. Naglakad kami ng hagdan papunta sa VIP room ng bar. Di ko rin maiwasang mamangha sa ganda ng bar na ito. Hindi naman kasi matatawag na bar kung madumi, diba? Di naman dadayuhin ng mga tao kung hindi kaaya-aya, diba? Bahagya kami napatigil ni Ate na nasa tapat na kami ng pinto. VIP room. Binuksan niya ito kaya nakita kong loob. Kung ano nasa ibaba, ganun din dito pero ang pinagkaiba na lamang mas maayos at maganda dito. Marami ring tao at may kanya-kanyang sofa sa bawat lamesa. Kumbaga parang pinaikutan ng sofa ang isang lamesa na kulay golden. Nasa baba kasi stool chair at saka round table. Dito parang mayaman ang mga tao at pasok sa industry. Naglakad kami ni Ate Donna papunta sa pinakadulo na medyo may kadiliman. Naiiya pa akong duman dahil puro lalaking may dadaanan namin ni Ate na parang inuhubaran na kami ng tingin. And I hate that. You're here, baby. Malambing na sabi ni Kuya Brian kay Ate Donna. Bagya pa tong bumalik sa labi ni Ate. Yeah, I'm here with my sister, Brian. Ah, I see. Nakangiti nitong sabi. Yeah, pwede na ba kaming umupo?
Natatawang sabi ni ate. Agad naman tumango kaya agad kaming umupo ni ate Donna. Napansin ko rin tatlo lang silang nandito. Nasaan si Drake? Nahihiyang tanong ko. Napangisi ang tatlo, hindi namin alam. Bakit mo tinatanong? Asar na sabi sa kanya ni Mateo. Yeah, I know him dahil sinabi na din sa akin ni ate kung sino silang apat. Huwag mo silang pansinin agad ha. Darating na rin yun ngayon. Nakangiting sabi sa kanya ni Brian. Agad siyang tumango. Inabutan siya ng wine ni Choi na inorder nila para sa table nila. Agad niya itong inabot at nahiyang nilapag sa lamesa. Drink that, Agata. Dapat patutuhan mo nang uminom at makatikim ng alak. Actually, wine lang naman yan eh. Hindi ka naman siguro agad ang malalasing, hindi ba? Nakangiting sabi sa kanya ni Choi. Nahiya naman siyang tumango. Ayaw niya ng alak pero hindi naman niya sinabing ayaw niya ng wine. Sabi mo, Agata, sa sarili.